Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng Poong Mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithini at kalooban. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at umahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhig sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay Publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, 'O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating lahat dito sa Divine Mercy Chapel, dito po sa National Shrine of Padre Saint Padre Pio, kung saan lahat po tayo mula sa iba't ibang lugar, mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas, ay nagkakatipon ngayon para sa banal na pagdiriwang ng misang ito. At no, ito ay isang mga gawain natin, lalong-lalo na sa panahon ng Kwaresma, na tayo po ay nagkakaroon ng mga Lenten Recollection, Lenten Retreat, o itong ginagawa nating Lenten Pilgrimage. Bumibisita tayo sa iba't ibang simbahan, umalayo tayo mula sa sarili nating mga simbahan, dumadayo pa tayo at pumupunta sa mga simbahan para lamang po makapagnilay at nawa ganun yung maidulot nito sa atin, no? Yung paanyaya na kaya tayo naglalakbay ay para makapag-isip tayo ng mabuti, makapagdasal tayo ng mabuti. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, magdasal ka ng mabuti. Kasi baka po sana, no, wag maiwan sa nagiging tourist attraction lang, no, itong mga simbahan katulad nito, o kaya mauwi lang sa pa-picture lang tayo. Puro pa-picture. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang mukhang picture. Buti pa, sana nga, no? Buti pa sa picture kasi na nababago tayo sa picture, di ba, no? Yung dating mga, ano bang mukha yan, no? Yung dating hindi kaayusan ng mukha, pagdating sa picture, ang kinis ng mukha. Kung pwede lang ang ganun lang kadali, no? Pipicturean na lang kita, mababago ka na, okay na sana, kung ganun eh, no? Pero hindi gano'n ang proseso. Hindi gano'n ang ating ginagawa. Dapat ito nagmumula sa kalooban natin, nagmumula mismo sa atin, na nawa ang ganitong gawain ay makatulong sa atin na masuri ang ating mga sarili. Dahil ang paanyaya sa atin lagi sa panahon ng Kwaresma, tayo po ay makapagbalik loob sa Diyos. At kapag nakapagbalik loob sa Diyos, nakahingi ng tawad, pinatawad na ng Diyos, doon nagsisimula yung pagbabago sa atin. Binabago tayo ulit. Back to zero, kumbaga. Kung ano man yung mga pangit na nangyari, okay na yon. Magsimula tayo ulit. Eto na naman tayo.
Nawa, sa araw na ito, mas makita natin yung ating pangangailangan sa sarili na makapagsisi. Hindi yung sa dalawang halimbawa na ibinigay dito, no, yung dalawang nagpunta sa templo para magdasal. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, huwag kang pabida. Kasi diba yung isang lalaki po na pumanhik sa templo, isang pariseyo, puro pabida. Iniaangat niya lang yung kanyang sarili na pumunta siya sa harapan ng Diyos at sinabi yung mga katangian, mga magaganda na kanyang ginagawa. No, sabi, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nagdaraya, hindi ako nangangalo niya, hindi ako katulad nitong. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, salamat, hindi ako katulad mo. Pero sigurado ka bang hindi tayo magkatulad? Kasi sa harapan ng Diyos, eh lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nakakagawa ng kasalanan. Pero sa harapan din ng Diyos, lahat tayo nakakatanggap ng biyaya ng pagpapatawad kung tayo po ay humihingi ng tawad. Mahirap yung pabida. Aagawan mo pa ng trabaho si Jollibee. Wala na, masyado ng marami ang pabida sa mundong ito. Sa panahon natin, ang kailangan natin ay mas dumami ang mga taong mapagpakumbaba. Yung tayo mismo, no, katulad ng isang lalaki na halos hindi makatingin, hindi makatingala sa kanyang kahihiyan dahil nga nare-realize niya kung gaano siya naging makasalanan at hindi siya karapat-dapat. At yun yung mas kinalugdan ng Diyos. Sana sa pagbisita natin, sa pagdalo niyo po dito sa misang ito, ito yung mas maiwan natin. May marami pa tayong simbahan na bibisitahin. Yung iba sa inyo, nakapag-post na agad sa picture, sa social media, yung iba nang iinggit na dahil yung iba hindi nakasama. Pero higit, tandaan niyo po, higit yung inaasahan na, o sige nga, nakapunta ka ng limang simbahan o higit pa, anong nabago pag-uwi? Naging mapagpakumbaba ka ba? O ipinagyabang mo lang yung mga simbahan na napuntahan mo sa araw na ito? Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang mayabang. Di ba ganun, no? Hindi natin namamalayan, eh. Nagiging payabang na tayo kasi nga, wow, nakapunta tayo sa iba't ibang simbahan. Wow, kaiinggitan tayo. Baka po, all the more, tayo yung mas nangangailangan nito. Tayo yung mga busy-busy, tayo yung maraming kaaway, tayo yung maraming kagalit, tayo yung maraming ginagawa doon, kaya kailangan talaga natin ito. Kailangan natin lumayo para maging masaya naman sila. Tawagan nyo, di ba? Tawagan nyo yung mga nasa bahay. Masaya sila na wala kayo doon. Kasi parang natahimik yung bahay. Wala si nanay, wala si tatay. Di ba? Ang tahimik ng mundo nila ngayon. O, nandito ka ngayon. Kala mo, ha? Pwede natin tingnan sa ganitong mga aspeto. Pero syempre, isang bagay na may pagpapasalamat natin. Isang biyaya din ito na ibinigay ng Diyos sa atin na makalakbay tayo. Hindi para magmataas, kundi para matuto tayong magpakumbaba dahil yon ang mas nais ng Diyos na makita sa atin. Isang pusong marunong magpakumbaba. Amen?